para maging fair, patas, at makatarungan para sa lahat, tingin ko ay talagang kailangan ipursige ang isang investigasyon dito sa Pilipinas dun sa war on drugs. Positibo ang abogado na mga biktima ng war on drugs ng pamahalaan na papayagan ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber na ituloy ang investigasyon dito sa Pilipinas. Batay sa inilabas na scheduling order ng ICC, ilalabas ang desisyon sa apela ng Pilipinas laban sa pagpapatuloy ng investigasyon sa kampanya kontra illegal na droga sa Martes ng susunod na linggo, July 18. January 26 ngayong taon nang ipinag-utos ng ICC Pretrial Chamber kay ICC Prosecutor Karim Khan na ituloy ang pag-iimbestiga sa mga napatay sa War on Drugs campaign ng nakaraang Duterte administration. Subalit noong March 13, naghahain naman ng apela o appeal brief ang bansa laban sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pamamagitan ng Solicitor General. Wala umanong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas dahil kumalas na ito noong 2019 at mayroon namang domestic investigation o may ginagawang investigasyon dito sa bansa kaugnay ng umano'y extrajudicial killings. Pero ayon kay Attorney Cristina Conte na kumakatawan sa mga biktima ng war on drugs sa ICC, walang ebidensya na magpapakitang may tunay na investigasyon sa Pilipinas. Kaya dapat lang na ituloy ang pag-iimbestiga ng ICC prosecutor. Kahit paikot-ikuti nila yung mga ebidensya nila, yung mga sinasabi nilang mga examples, yung sinasabi nilang investigasyon dito sa Pilipinas, kahit paikot-ikuti nila yon, wala silang mapapakita sa atin na may investigasyon ng crimes against humanity dito sa Pilipinas. Samantala, naniniwala naman si Solicitor General Minardo Guevara na may tsansang makakuha ng paborabling desisyon ang pamahalaan ng Pilipinas. Pero kahit i-dismiss anya ang apela ng bansa, hindi nito mapabago ang katotohanan ng may ginagawang investigasyon sa mga pag-aabuso kaugnay sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga, kasama man o hindi ang ICC. Dagdag pa nito, kapag hindi pinagbigyan ang apela ng pamahalaan, ay wala na itong ibang remedyo o paraan para pigilan ang investigasyon. Maaari din anyang maghain ng reklamo ang ICC prosecutor sa kahit sino sa mga respondent basta't may sapat na ebidensya. Binigyang diin naman ang abogado ng war on drugs victims na humanda na ang mga posibleng pangunahing utak sa mga nangyaring patayan. Dahil maaaring maglabas ng warrant of arrest ang ICC para sila ay makipagtulungan sa investigasyon. Kung maalala nyo, nag-issue ng ganito laban kay Putin, presidente ng Russia. So yung warrant of arrest niya ay para sa investigasyon. Kaya nakakakaba kasi kakaiba ng level to. Para lang, pero yung kumbaga yung warrant of arrest ay para makipag-cooperate sa investigation, not exactly to face charges. Samantala, naniniwala rin ang kampo ng war on drugs victims na kapag nagsimula muli ang investigasyon, ay masisilip kung talaga bang may investigasyon at kung tinulungan ba ang mga biktima ng sinasabing krimen laban sa sangkatauhan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.